Yun, isa pa, pahabol, pero hindi na natin di-live. Ang hirap kasi mag-live, hindi ako sanay. Hindi ako sanay, wala nanonood. And magandang gabi uli for the third time. And panonoorin natin tong video ni Fibolim. Why most vloggers and influencers are broke? Naniniwala ba kayo dyan? Ha? Naniniwala ba kayo dyan? Tignan natin. Hi! 1.8 million views. 2.7 million views. Ito malupit. 5.5 million views. Pero alam mo ba, magkano yung kinikita ko nito? Zero! Naniniwala kayo doon? Naniniwala kayo doon? Punta kayo sa Facebook niyan. Ilan ads? Zero! Zero daw, zero. Pero ilan ang ads? Sa apat. Sa isang video niya. 5.5 million views? Zero? Ang gandang lalaki mo nga eh. Inis mo. Painggit. Sana ganun din ako, 5.5 million views. Ganyan na rin ako siguro kagwapo. Yes, zero. Pero ito yung masaklap. I'm spending money on a scriptwriter, video editor, graphic designer, social media manager to publish these videos. Meaning, lugi ako sa paggawa ng mga contents nito. Pero lugi ka pero gagawa ka, no? I still do it anyway. Bakit? Bakit? Yan yung pag-usapan natin sa video. Kaya... Sige. Kaya kung nagpaplano ka maging content creator or vlogger, panoorin mo ito ng mabuti. Okay, nagplano na ako, Fibo. Kaya start ko lang 1 month. Ikaw una yung kinuntin ko. Ikaw, hindi pala pangalawa ka pala. And go. Dahil i-re-reveal ko sa'yo kung bakit most vloggers and influencers are actually broke. At ano yung gagawin mo if you really want to become one. Let's go. Sobrang dali natin masilaw kung makakita tayo ng ganito. Mga income o achievements ng iba. At lahat ng ito nang dahil sa pag-vlog o pagiging influencer. Tama naman, marami naman tayong nakikita na talagang umangat sa buhay, 'di ba? Kaya nga kahit mukhang lamok. Ang ganda ng cheeks. Pagiging influencer. No wonder ang mga kabataan ngayon. Lalo na ito pa mukha na to, 'no? Diyos ko, kalokohan, walang habol diyan. Ito ang gusto nilang maging. In fact, merong isang study in the US and UK na kids ages 8 to 12 prefer to become... Parang hindi naman US itong binigay mong video. Mga picture. YouTubers or vloggers rather be... Pang poverty po yung picture namin. Saglit ha, balik natin ng konti. Mga kabataan ngayon, ito ang gusto nilang maging. In fact, merong isang study in the US and UK na kids... UK, cha US, kids... Ages 8 to 12 prefer to become YouTubers or vloggers. Vibo, pati ba naman sa ganito, poverty porn picture. Sana blinner mo na yung mga mukha niya, no, Minoro. Makita ka pa na may-ari niyan, ka dyan. Oo, sa bagay, baka kilala mo, nagpaalam ka naman. Vloggers rather being a doctor, lawyer, or engineer. At yan din ang nangyayari dito sa Pinas. Kaya halos araw-araw, may makita ka ng mga bagong aspiring influencers. Yung magkikreate ka ng bagong mo channel, page, o social media account, tapos nakipag-deal ka din sa ibang mga aspiring vlogger na mag- yung sub-to-sub na yan, huwag kayong maniwala. Sila lang magsasab, tapos iiwang kayo sa ere. Magsasab, pero walang nanonood. Sub to sub kayo? O yung magsasubscribe ka sa channel niya at siya din sa'yo. Tapos may palive ka pa ng 3, 4, or even 6 hours straight para makuha mo ang required watch. Ayan na mga kalapid ha. Para may pampaberty porn tayo. Magpapalive tayo. Para lang ma-monetize ang account mo. Yung iba pa nga, gumagamit ng dummy accounts at ginagamit ito para mag-view ng kanilang sarili.
Buti na lang konti accounts lang ako, hindi dami. Joke. Kiling mga videos. Lahat ng ito dahil gusto mong kumita at matupad ang pangarap mo as a vlogger or influencer. But pag sandali, tingnan mo nga. Kita at matupad ang pangarap mo as a vlogger or influencer. Pag vlogger yung ano, si Kong, pag influencer yung maganda. Baka napansin ko lang yun na ano, kung baka napansin ko lang yun na ano, na ulitin natin. Pangarap mo as a vlogger. Pag vlogger si Kong TV, tsura. Pag influencer, kailangan maganda. Parang hindi ba nakaka-influencer si Kong TV? Ang alam ko nga, yung pinakamalupit dito eh. Pero number one, alam ko si ano, si RTIA. But I'm sorry to disappoint you. This is the wrong way of starting your journey as an influencer. At kung magpapatuloy ka nito, baka matulad ka lang sa isang Instagram influencer. Meron siyang 2.5 million followers in Instagram. Pero she couldn't even sell 36 t-shirts. Now, I don't know about views naman kikita, hindi naman sa pagbebenta ng shirt eh. Diba? Hindi ko mga ano, hindi ko to maarok. Pero, she couldn't even sell. Kasi kung 2.5 million yung followers mo, tapos may nanonood sa content mo, kikita ka sa content. Kaso ito, an Instagram star with 2 million followers couldn't sell 36 t-shirt. Bakit? Baka hindi naman siya, hindi naman niya yung pinupush niya yun. Hindi ko alam ha, hindi natin kilala to eh. T-shirts. Now, I don't know about you, but kung pera lang ang habol mo, then hindi ito para sa iyo. At ano po ba yung habol ng mga influencer tsaka yung mga nagpa-poverty porn? Di ba pera? Para kanino ba tong pagko-content creator? Pili? Alam ko pwede naman to para sa lahat. Normal lang talaga na may swerte. Sikat. Si Kong TV nga sumikat, di ba? Ayun ang ano. Yun yung isa sa mga inspirasyon sila Sir Jack. Yan. Si ano ah, ito ah. Si Makina. Mahusay siya na influencer lalo na pagdating sa ano, sa moto vlogging, sa reporting, yan. Inspirasyon yan. So yun yung forte niya. Ito yung reason why most vloggers at influencers are broke. Ito si Nusar Yasin. Isa yung poverty porn at isa rin exploitation artist. Direct time. Started his vlogging journey in 2016 nung nag-quit siya sa trabaho niya as a software engineer. Tapos he decided... Eh, okay naman yung istorya niya. Follower niya ako dati eh. Hanggang sa ngayon, hindi na, kasi nalaman na natin totoong ugali niya. Around the world, he uses his videos to spread positive messages. Siyempre, sa una, positive messages, di ba? Pero hindi siya nag-monetize. Kasi mali niya yun eh, 1 minute eh. Sino may kasalanan? Siya. Kung ginawa niya 3 minutes. That's 3 minutes. See you tomorrow. Kung 1 minute yung video niya daily na 1,000, eh, siya yung may kasalanan nun kung bakit siya broke. Encourage people how to live life the best way possible. Pero ito ang hindi alam ng karamihan. He was a broke influencer. He wasn't making as much money while making these 1,000 videos. Paano siya nakakalibot ng mundo kung ano, ng buong universe.
kung broke siya. May sponsor, di ba? Dahil ang mga videos niya are just 1 minute and YouTube favors long-form videos around 8 to 10 minutes. Kaya YouTube eh, dito sa ano, Facebook. Yung 1 minute dapat 3 minutes minimum. He uploaded most of his videos in Facebook, pero at that time, wala pang monetization features ito. Pero despite all these, he continued. May monetization na nun, pero 3 minutes. Pag 1 minute, wala. Okay? Making videos until na-achieve niya itong 1,000 videos in a go. That's almost 3 years of no monetization. Sino may kasalanan? Tayo? Siya may kasalanan. Alam mo bakit? Ginawa niyo 1 minute eh. Kung ginawa niya 3 minutes, di pasok. Yung 3 years na yun, di ano, ang dami niyang kinita. Sa loob ng 3 years na yan, yung 1 minute video niya, dahil sa dami rin na nakakapanood at nakilala siya, sumikat naman yan at nagkaroon ng sponsor. Hindi naman makakaalis siya ng ano, ng walang pera. Mag-isip-isip nga tayo. Pero while he was doing that, nakapag-build siya ng malaking following, nakapag-share ng kanyang... Oh, may followers. Kaya nga nagkaroon, kahit sabihin mong 1 minute, nagka-followers, kahit papano, may sponsor. Kasi ang laki ng following niya. Message, at nakapag-inspire and made an impact to a lot of people. Yan, nung una talaga, inspired din ako kay, ano, kay Nas Daily. Nung nagsimula kami mag-vlog 2017, naging content creator na kami 2017, eh, ginaya namin yung system nito pero 3 minutes. Pero hindi namin kaya yung 3 minutes daily. 3 minutes per, ano, 3 per week. 3 per week, 3 videos per week. Ayan. Kaya lang ang nangyari, yung ating videographer, editor, lumaki ulo kaagad. Hindi natin babanggitin. Kaya medyo na-stop tayo doon. Ngayon, mas okay na rin yung ganito. Diba? Solo mo na yung kita kung meron. Tulungan nyo ako. At dahil sa quality ng videos niya at sa laki ng following and influence. Quality ng video, talagang quality. Bakit? Ang gaganda ng gamit ni Nas Daily. Broke? Fibo, broke ba yung ganun? Hindi broke yun. Huwag natin lilangin yung mga tao. Hindi broke si Nas. Businesses and brands were willing to pay him a lot of money for sponsorships and collaborations. Ayun. People were willing to pay for him to speak on stage. Kahit nung sa loob ng 3 years na yan, kasi marami na siyang followings. Marami na siyang followers. Kaya nga, di ba, may sponsor na yan. Hindi yan makakasakay ng eroplano ng paikot ng buong mundo kung walang pera yan. May drone, ang gaganda ng drone. May team. Ano pa pasweldo niya doon? Ano papakain niya kung broke siya? Diba? Kahit yung nagsisimula pa lang siya. Nagkaroon ng sponsor yan. Sabihin na natin, simula, cellphone lang gamit or maliit na action cam, diba? Consistency kasi, yun yung pinaka sangkap nung ano eh. Yung consistent siya nag-a-upload. Dahil consistent siya nag-a-upload, araw-araw nakikita siya ng tao, nare-recall yung pangalan niya, Nas Daily. Ay, ang ganda ng video. Ay, ang ganda ng ganito. Doon siya nagkaroon ng followers. Lumaki yung network niya. Nakilala siya. Kahit hindi pa nagmo-monetize, may sponsorship na siya. May pambili na siya ng gamit? Siyempre. Kailangan na niya ng team? Siyempre. Kasi kailangan niya naggumawa ng 1,000 video araw-araw. Pero ito ha, hindi naman niya ginawa yung video na yan, isa ngayon, isa bukas. Diba? Sabi mo nga, 3 years para mabuo niya yung ano eh.
yung 1,000 video na yan para i-upload daily. So nakapondo na yan. Meron na siyang pondo para i-upload pang araw-araw na 1 minute. Eh ngayon, nakakagawa tayo ng video, 4 na video sa isang araw. Magva-vlog ka lang. Right? Consistency. Yun yung ano dyan, yun yung tamang sangkap. Or be an advisor when it comes to creating content. At yan yung dapat nasa isip mo if gusto mong maging influencer. Successful creators don't create content for money. Ginagawa Tingin mo ba hindi ginawa ni Ness yan para sa pera? Si Project Nightfall, hindi ba rin niya ginawa yan para sa fame tsaka sa pera? Sino bang influencer ang hindi ginawa yung mga pagko-content o pag-vlog dahil sa pera? Eh nandiyan nga yung pera. Ano ba yung tawag sa ganyan? Hypocrite na ano? Ano to ah? Yung content ah, issue hindi tao. Siyempre, kaya nga tayo nagganito. Gusto natin kumita, gusto natin mag-try. Pero yung tip ko siguro, consistency. Araw-araw ka mag-upload. Diba? May malaking views, may maliit na views, okay lang yun. Dire-diretso ka lang. Yun yung magiging tip ko pagdating sa mga bagong ano vloggers. May nagtaning pa nga sa akin, hanggang 3 months lang daw ako eh. Mamatay na ako. Si Nostradamus, ay si Doctor. Ayan, Doctor Kwakwak. Mag 1.5 months. Papunta na ako dun sa monetization. Ito mo si ano ha, si Ness Daily, inabot ng 3 years. Pero maganda yung pundasyon na ginawa niya. Kasi ano, naging consistent siya. Kumuha muna siya ng followers bago siya ano, humataw. Bago niya nilakyan. Kasi yung Ness Daily niya naging Ness Weekly. Tapos yung mga video rin lang yung dati na ano, pinagdugtong-dugtong. Tapos hanggang nagkaroon na ng NAS Academy, yun ay may mga bayad-bayad, pati mga crypto-crypto na ini-endorse na scam na, di ba? Doon na pumangit ang NAS Daily. Doon na pumangit si NAS. Doon na ako nag-unsubscribe pati kay Project Nightfall. Pero nung una, okay naman yung mga ginagawa nila. Ganun talaga kung mabubuksan yung isip ng tao. Pag may nakitang mali at tama, kunin mo lang yung tama, tapon mo yung pangit, diba? Yung exploitation, pangit yun, tapon natin. Diba? Kung tuloy-tuloy, dadaan pa rin naman sa newsfeed mo yan kahit hindi ka na subscriber, makikita mo pa rin naman kung tama yung ginagawa o hindi. Right? Nalito ito dahil meron silang message na gustong i-share. Nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Ayan, isa yan. Tip, maganda yan. Nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Dahil wala na akong magawa, nag-enjoy ako sa ginagawa ko. Diba? Ayan, magandang tip yan. Nag-enjoy sila sa ginagawa nila. Or dahil gusto nila makapag-inspire ng maraming tao. At yan din. Pagkadating sa pag-i-inspire, nag-i-inspire sila ng walang kita. Eh lahat ng motivational speaker, ang mahal nga sumingil. Diba? Pagkatapos, ano, nag-i-inspire lang tayo. Hindi sana si Robert Kiyosaki, pinamigay na lang yung libro niya. Ahay. Yun lang, naisip ko lang. Exact. Yung iba nagbibigay ng ano, lumalabas sa Facebook na ano, free webinar. 'Di ba? Pagdating sa free webinar, biglang may babayaran ka ng ebook. Clickbait eh, no. Ang ginagawa ko,
ginagawa ko ito hindi dahil nag-share na ako tulad ng sabi ng iba o ginagaya ko yung mga ibang influencer dahil gusto kong magkapera. Kung di meron akong message na gusto i-share at hopefully makakatulong at makaka-inspire to sa inyo. So, kikita ka naman, Fibo, eh. Huwag mo nang, ano, huwag mo na kaming, anuhin. Once na may views ka, may followings ka, kikita ka. Hindi mo pwede itanggi yan. Ano, tignan natin Social Blade, wag na. Yes, most vloggers and influencers are broke, especially when they're just getting started. They're broke talaga kasi kaya nga ginawa nila to, eh. Ginawa nila to para kumita ng pera. Kaya nag-poverty porn para kumita ng pera. Pero yung intro mo, ah, kaya lang tayo nag-contradict kasi yung intro mo, eh. 5 million views, 1 million views, 2 million views, pero broke. Doon lang tayo nag-contradict. Pero kung halimbawa, talagang nagsimula talaga sila sa katulad ng mga vlogger na from wala silang big bike noon, naka-scooter lang, unti-unti nagka-big bike. Nagsimula talaga sila sa wala. Pinaghirapan din nila yung videos nila kahit nagpa-poverty porn sila, 'di ba? Pero yung iba naman talaga is meron na. Advantage yun. Lalo na kung sikat na tapos meron na silang mga fans. Pero if they do it for the right reasons, over time, makapag-build sila ng huge following, makapag-inspire ng maraming tao, and make a lot of money as a result of their impact. Inspire, eh, no? Nakaka-inspire. Nakaka-inspire. Nai-inspire ako. Inspiration sila kasi. Bakit sila nakaka-inspire? Kasi tumulong sila. Bakit sila nakaka-inspire? Kasi mayaman sila tapos itinuturo nila yung ginagawa nila. Paki-explain po. So, kung may nakita kayong small-time vlogger, support them. Kung gumagawa ka ng content at 5 views lang ang nakuha mo, as long as nag-i-enjoy. Oo, 5 views lang. Okay na yun. At least may views na tama naman yun. Nag-i-enjoy ka lang. Kasi pag dumating yung time, yung 5 views na yung magiging 500,000, 50,000, 5 million. Ito nga, 5 million kaingit. Swerte yun, ha? 5 million views. Ang daming followers nun. Yung algorithm nun, sobrang tinaas ka. Enjoy ka sa ginagawa mo, keep doing it. At kung ikaw naman ay isang aspiring vlogger, ask yourself, para pa talaga ito sa'yo? Bakit gusto mong maging influencer? Kung hindi ka kikita ng pera for the next 3 years, gagawin mo pa rin ba ang paggagawa ng content? Huwag mong gayahin si Nas Daily. Gayahin mo sila. Gayahin mo sila Moto 10. Gaya mo yung sila Pinoy, ano? Ano yun? Yung Hungry Syrian Wonder. Gaya nyo yan, sila Papa Bear. Gaya nyo yung, ano? Gaya nyo yung nag-ano sa motel ng bata na nakulong na million views yun. Hindi nyo kailangan mag, ano, 3 years, guys. Mga kalapid, hindi nyo kailangan mag 3 years. Yes, then I look forward seeing you with a huge following, impact, and influence. Ayan. Ang secret, consistency. Kailangan malapot. Kailangan malapot ka para dumami.
Ako, tutulungan nyo naman ako. Siyempre, may mga sumusuporta naman, di ba? Tulungan nyo ako. Gagawa tayo ng ano, PP, poverty prone. Paparapol tayo para ano, paparapol tayo ng iPhone, ng iPad. Dejo ko lang yun na mga kalapid ah. Pabayaan natin siya lumaki ng kusa ng normal kasi mas maganda yung lumalaki ng kusa at normal na hindi po inersa. Hindi siya hinug sa pilit. Mas maganda siyang lalaki ng ano, ng tama. Eh, yung ginawa ni Nas Daily, maganda yun. 3-year sacrifice pero may ano yun, may sponsor yun. Hindi naman makakakilos yun ng walang sponsor. Right? Alright. So, ngayon, yun lang mga kalapida. Maraming salamat. Sana may natutunan kayo kay Feeble. May natutunan din kayo sa akin. Kasi gusto kong maging inspiration. Gusto kong ano, wala akong inu-influensyahan kasi influencer na daw ako. Maraming salamat mga kalapida. Paki-like and share para yung watch hours natin. Alam nyo naman tayo. Palapit na tayo doon. Maraming salamat po. Eh, pagka ano, ipiprint ko dito, ano, YouTube. Tapos, ano, gagawa tayo ng kunwaring plaque. Pepekein na lang natin, no? If you can't make it, fake it daw. Fake it till you make it. Lokohan na naman, eh, no? Maraming salamat at magandang gabi mga kalapida. Maraming salamat ulit. Bye-bye.